Parang kailan lang si Andre Drummond nag-a-average pa ng 17 points at 13 rebounds per game sa Cavaliers noong 2021 season. Nang lumipat siya ng Lakers via buyout, meron pa rin siyang almost 12 points at 10 rebounds per game. Si Drummond din merong career rating na 24% sa rebounding rate. Sa last 3 games naman niya sa Bulls, meron siyang 15 points at 21 rebounds per game. 2-1 pa ang record ni Drummond sa Bulls nang sinama siya sa starting unit. Base pa sa stats, 30% ang rate ni Drummond sa rebounds ngayong season at lagpas yon sa record ni Dennis Rodman na 29.7% noong 1995. Since naitala ni Rodman yon, wala pang players ang nakakalapit sa record na yon sa isang season hanggang dumating si Drummond. Sa all-time career percentage, si Rodman meron 23.44% pagdating sa rebounds. Si Big Penguin naman, Andre Drummond, ang leader sa NBA history sa rebound percentage, 24.9. Nagbenefit talaga doon si Drummond dahil wala pansamantala si Nikola Vucevic dahil sa injury. Limited minutes lang talaga si Andre Drummond since Lakers stint niya. 30 years old pa lang si Drummond, wala din siyang nakuhang major injuries since 2021. Nasa 3 season na prime niya yung nasayang dahil hindi nga siya nagagamit ng maayos. Una, naging backup siya sa Sixers na trade pa sa Brooklyn. Tapos lumipat naman ng sa Bulls para sa 2 taon. Sa pagitan ng 2021 hanggang 2024 season, ang pinakamagandang nilaro ni Drummond doon sa Brooklyn Nets. Almost 12 points at 10 rebounds per game sa loob yun ng 22 minutes. Ang report pa noon, kaya umalis siya ng Brooklyn dahil nag-request si KD ng trade bago pa lang magbukas yung free agency. Gusto rin siyang ibalik noon ng Brooklyn. Pero nga lang, ang prioritize nila ay si Nick Claxton bilang big man. Sa stats naman, si Drummond sa buong karir niya, nasa 100 ang defensive rating niya. Halos kapantay yun ng kay Tito Rudy. Best rebounder siya base sa percentage at best defensive player din sa loob ng paint. Sinabi na rin naman ni Drummond last season pa na tanggap na rin naman niya yung role na binibigay sa kanya ng mga teams ngayon. Alam na rin naman ng mga fans ang kaya niyang gawin. Hindi rin lang alam kung ano ang mangyayari sa role ni Drummond kapag bumalik si Nikola Vucevic. Indefinite kasi yung timeline na binigay ni Coach Billy Donovan. Ang Bulls pa ngayon nasa play-in spot pa at 4 games behind sa number 6. Ang Bulls willing mag-trade ng players bago yung deadline. May 2 teams sa West na magagamit si Drummond dahil sa rate niya sa rebounds at defensive rating. Ang una dyan, yung Suns. Pang-16 sila sa rebounds at pang-14 sa defensive rating. Sila din yung ika-4 na worst team sa NBA pagdating sa points in the paint. Kasama nila yung Dallas, Golden State at Miami. So ito yung kapag nasa less than 5 feet mula sa ring. Ang Suns naman ang top 3 kapag nasa mid-range at perimeter. Kasama sa listahan na yun ang Bulls. Yung ibang team sa West, meron silang 3-point shooter at inside the paint, scoring. Mid-range yung medyo kapos. Ang Suns number 8 sa ngayon sa standing so far. 4-game winning streak pa sila. Limited lang din ang pwede nilang gawin sa trade kung hindi nila gagalawin yung 3 star player nila. Ang 3 leader din ng Suns sa rebound, si Nurkic 10 per game, si KD 6 per game at si Booker 5 per game. Dati pang interesado ang Suns dito kay Drummond, parang nakaraang season pa. Kaso nga nag-accept siya ng player option. Meron siyang $3.3 million na kontrata ngayon taon. Hindi yon to the moon ang contract ni Drummond. Hindi rin ganong kalaki ang ibibigay ng Suns para sa kanya. Pero depende na lang kasi dahil nag-iba yung value niya sa last game. Kapag chinek mo din ang standing dito sa West, masasabi mo agad kung sino yung best big man kada team. Yung isang team talaga na may interest talaga kay Drummond dati pa ay Dallas. Iniintay nga lang siya dating mag-decline at yung mga teams alam na rin na Dallas ang kukuha sa kanya dahil meron ang naka-reading contract. Kulang kasi sila ng big man nun. Bukod kay Siakam na target ng Dallas, si Drummond yung gusto talaga nila makuha dati pa. Dahil nga hindi to the moon ang contract ni Drummond. Hindi rin ganong katas ang ibibigay na player or value ng Dallas at kailangan nila ng veteran rebounder at inside presence. Yung talo ng Dallas kontra sa Jazz, ang stats noon 66-48 sa points in the paint para sa Utah. Kapag natatalo ang Dallas ng 15 or more points, malaki ang differential noon sa points in the paint. Ang best rebounder pa ng Dallas ngayon, si Luka, 8 per game. Susunod si Derek Lively na 7 per game. Kailangan talaga nila doon ng isang veteran rebounder, katulad ni Drummond.
Sa nakaraang 3 taon na si Drummond na buyout ng Cavaliers, ang tanging dahilan di umano kung bakit hindi siya kinukuha basta-basta ng ibang teams ay dahil sa style niya, traditional. Pero sa nakaraang 3 taon din na yon, unti-unti kasing bumabalik yung mga big man na katulad ni Drummond. May mga teams na kailangan yung tulad niyang defense-oriented, gaya ng Dallas, Suns, Miami, Boston. Actually, yung Clippers, hindi ako magtatakang mapunta pa siya doon. Lalo na ngayon, ang number 1 defensive team, Minnesota, andun si Rudy Gobert.